Madalas mga ka-idol, ang muli nating iniisip bago matulog ay ang ating mga plano sa ating buhay, ang mga problema kung paano natin solusyonan. At iba sa inyo mga ka-idol ay iniisip ang kanilang mga jowa, ayan, lalo na kapag in love ka. Bakit ka mo mga ka-idol? Kung bakit ko nasasabi at natatanong ito? Ating pag-uusapan ngayong araw mga ka-idol. Ano ba ang huli mong iniisip bago matulog? Gayan. Mga ka-idol, marami ako mga kaibigan ang kinulit kahapon para magbahagi sa atin. Ayan, pinaunlakan ang ating mga pangungulit sa kanila. Ayan, unahin natin ang ating kaibigan na si Patricia na nasa Damam. Ayan, sabi ko, friend, ano ba ang mga huli mong iniisip bago matulog? Ayan, ang sabi niya, ay nako, ka-idol, ang future ng mga anak ko ang palagi kong iniisip. Ayan, ganyan talaga ang nanay, ano, kahit tatay. Ang palaging iniisip bago matulog ay yung future ng mga anak. Ayan, dahil malayo ako sa kanila, hindi mawala sa akin ang mabahala. Ayan, si friend Patricia po ay malayo sa kanyang anak. Ayan, siya lang po ang nagtatrabaho sa Damam at hiwalay po siya ng 5 taon na po siyang hiwalay sa kanyang asawa. Ayan, ayon sa kanya, nagluko ang kanyang asawa. Ayan, yun ang madalas kong isipin bago matulog ka, idol. Ayan, kay Maring Patricia, alam ko ang iyong ginagawa at mga pupursige para sa inyong mga anak. Pero kailangan mo rin magpahinga dahil kailangan ka ng mga anak mo. Ayan. Nag-aalala ho si Patricia palagi. Kaya yun lagi ang kanyang iniisip bago matulog. Ayan. Itong pangalawa nating ka-idol, mga ka-idol, ayan, ay itago natin sa pangalang Rose na nasa Vancouver. Isa po siyang nurse doon. Nang sabi niya, ka-idol, ang huli kong iniisip ay yung monthly payment ko sa nabili kong bahay sa Pilipinas. Super delayed na kasi dahil ginagastos ng aking mother. Ayan, si mother ginagastos ang padala ng ating kaibigan at hindi niya ito sinasabi sa kanya. Ayan, hanggang sa binigyan na kami ng palugit ng bangko tungkol sa bayarin. Ayan, pasaway si mother kaya naiinis ako sa kanya. Yan yung palagi kong iniisip bago matulog. Ayan, hindi lang pala stress tong binigay ng mother mo, ano, Maring Rose. Alam ko na malaki tong problema nung kinukwento mo sa akin to. Parang na-stress ako sa dalawang puntos. Ayan, sabi niya, na-stress ka sa bayarin, na-stress ka pa sa mga gastusin ng mga magulang mo. Ayan, kay mother, kapag nagpapadala ho ang iyong ang anak, huwag na huwag niyong gagastusin. Dapat ibayad niyo ho agad. Ayan, naalala ko, ano, bago natin ituloy, itong si, may nag-text, actually tapos na ako, so sabi ng kaibigan ko, yung katrabaho namin dati, sabi ko, o ka-idol, meron din akong i-share. Baka gusto mo ako maisingit. Sabi niya, itong pangalan, tago natin sa pangalang Charo. Ayan, isang OTPT yata. OT or PT. Nakalimutan ko anong role niya sa trabaho ko. Ayan, sabi ko, ang huli kong naisip kami ng asawa ko. Sabi niya, ay yung kung ano ang lulutuin namin kinaumagahan. Sabi, Diyos ko, akala ko na napaka-importanting story ang kanyang i-share. Ang sabi niya po ay, ang huli nilang naiisip ay yung mga pagkain na kinaumagahan kung anong lulutuin. Ako rin ganyan minsan, ano, pag nakahiga kang ganun, ano kayo lulutuin kinaumagahan? Tapos ang tagal-tagal bago ka makatulog dahil sa kakaisip. Ayan, yung iba naman kong mga kaibigan kahapon, ay naalala ko itong si Joan, sabi niya, hindi ko siya nasali dito, pero isasali natin. Palagi kasi siyang bida dito. So, isingit na natin ulit si Joanne. Ayan. Si Joanne po ay aking kaibigan na naka-maternity. Ayan. Nag-shopping po online. Ayan. Ang in-order niya pong damit ay medium. Pero ang dumating sa kanya noong nakarang araw ay large. Kaya napilitan siyang tumawag sa customer service. So, nire-reklamo yung damit na kanyang natanggap.
Dahil ilang gabi na siyang nainis, yun ang kanyang iniisip bago matulog, yung mali ang size. Ang sabi ng customer service sa kanya, konti lang naman ma'am yung difference ng medium at saka large, sabi niya. Sabi daw ni Joanne, kung hindi lang ako nanganak, ay hindi ako mag-order online. Ang sabi ng customer service sa kanya, na ikinagalit ni Joanne, mga ka-idol. Oh, there you go, sabi niya ganoon. Large is a fit to a newly mother like you, sabi niya ganoon. Ayan, kaya nagalit si Joanne. Parang sinasabi ng customer service na ang Lars ay saktong-sakto sa kanya dahil bago siyang panganak. Ayan. Tawang-tawa ako sa iyong kwento, Maring Joanne. Ayan. Ang pangatlo nating ka-idol ang nagbigay ng kwento ay si June. Ayan. Isa siyang chef dyan sa Dubai, mga ka-idol. Ay naku, ka-idol, ang huli kong iniisip ay yung mga taong singil ng singil sa akin. Nai-stress ako sa kanila dahil mayat mayat naniningil. Hindi na ata siya nakakatulog dahil sa akin. Ayan. Itong si Paring June ay galit na galit din siya sa taong naniningil sa kanya. Yun, sa pagtulog niya, yung pa rin ang kanyang naiisip. Ayan, para makatulog ka ng bonggang-bongga, Parang June, bayaran mo na ang iyong hiniram para hindi ka na sinisingil. Ayan, kasi block mo siya sa Facebook. Ayan, para pagkabayad, block. Ganun, kapag may kailangan ka ulit sa kanya, i-unblock mo. Ayan, para may peace of mind. Ayan, Alicia ng Damam. Ayan, Diyos ko, ang madalas kong isipin bago matulog ay kung ano ang aking lulutuin. Ay, parehong-pareho sila sa kaibigan kong si Charo. Ano, iniisip nila yung mga lulutuin kinaumagahan. Ganyan talaga yung mga mother na ipinanganak ng 1950. Ayan, 50, 55, 1960. Sila yung yung mga ina na nag-aalala na kung ano ang kanilang lulutuin kinaumagahan. Ayan. Ang pang-apat nating ka-idol ang nagbahagi ay ang aking kaibigang si Dulpo ng La Union. Ayan, Diyos ko, sabi niya sa akin, ay nako, Benz, ka-idol, pauwi na ang aking asawa at hindi ko pa nasasabi sa kanya na naibenta ko ang baka. Kaya sa tuwing matutulog ako, yun ang palagi kong naiisip kung paano ipaliwanag sa kanya. Ayan. Hindi ko alam kung nabanggit na ng anak ko sa kanya na inaibenta ko ang mga baka. Ayan. Itong si Paring Dulpo kasi sugal ng sugal. Kaya kung kasalanan din naman mo, Dulpo, kung bakit hindi ka makatulog sa gabi, yan yung huli mo naiisip dahil ibinenta mo ang mga bakang ipinundar ng iyong asawa. Ayan, mga ka-idol, ang dami nating iniisip bago matulog. Yan po yung mga nagbigay ng mga kwento. Pero sa akin, itong mga nakarang araw, ang dami ko rin mga nakakausap na kaibigan na bago sila matulog, ay naalala ko yan, kwento ni Ellen, yung isa kong kaibigan. Nag-birthday siya noong nakaraan, tapos tumawag siya, hindi daw siya makatulog. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko gano'n, yung ang dami kong regalo, sabi niya gano'n. Sabi ko, pero may isang agaw pansin daw sa kanya na regalo. Sabi ko, ano naman yun? Sabi niya, ano lang naman yun, parang simpleng regalo lang. Pero parang nakita ko na yung regalo, sabi niya gano'n. Yun ang inaisip ko, kung saan ko siya nakita, sabi niya. Sabi naman nakita, sabi ko, sa Walmart, parang sale yun eh, binigay sa akin, sabi niya. Diyos ko, paano ba naman yung regalo kung alam mo yan, Ellen, sabi ko. Kahit anong laki o liit yung regalo na binibigay sa'yo, dapat i-appreciate mo. Natatawa siya kasi parang nakita niya sa Walmart yung mga parang may defect na daw yung regalo, sabi ko. Diyos ko, namintas ka pa. Binigyan ka na, tinintasan mo pa yung regalo mo. Ayan, mga ka-idol, ang dami nating mga iniisip. Pero sa pag-iisip natin, huwag masyadong malala dahil nakakasama yan sa ating kalusugan. Huwag tayong isip o mabahala. Ipagdasal natin ang ating mga problema kung ano man ang ating hinaharap. Ayan. Ako din naman kahapon, binalita sa akin ng kaibigan ko, actually yung best friend ko, namatay yung asawa niya. Sabi ko, ay shit, sabi ko ganun. Eh, tama bang sabihin yun? Sabi ko, ala, ano kayo nangyari? Ayun. So, lahat mga nag-comments, binasa ko, tapos may message ko. Hindi ako nakatulog. Iniisip ko ano nangyari. Ayun, nalaman ko kanina umaga. Sa dami ng minessage ko, mga ka-idol,
May sagot naman. Ayan. Kaya rest in peace kaibigan sa asawa na kaibigan ko. Ayan mga ka-idol, napapalungkot ang ating usapan. Sa mga hindi pa ho nakakapasok sa aming tahanan, maaari nyo pong pindutin ang red button ng subscribe na nakikita nyo sa inyong mga screen para updated po kayo sa ating mga usapan araw-araw para tumawa at ma-inspire sa ating mga naririnig na kwento. Ayan, ang pinag-usapan natin mga ka-idol dito ngayon ay kung ano ang huli mong iniisip bago matulog. Ayan, huwag tayong isip ng isip. Ipagdasal, huwag mabahala, laging nakangiti. Ayan, mga ka-idol, ang dapat natin gawin. Alam mo, pati si ano pala, si Evelyn pumili sa grocery, hindi ko naisingit. Nakaaway niya yung cashier. Kasi inuna niya yung mga nandun sa likod. Parang, ewan ko anong ginawa. Kasi sabi niya, nakapila naman daw si Evelyn. Nakapila naman daw si Evelyn na bumili siya ng nag-grocery yata. Parang nagmadali lang gatas lang yata ang binili. Inuna yung mga nandun. Yung pala, itong si Evelyn, sumingit lang din. Kaya, inuna yung mga nauna sa kanya. Tapos, yung si Evelyn, kung makapagkwento, galit na galit, ayan. Dapat pumila ka sa tama, Evelyn. Huwag kang singit ng singit. Ayan, mga ka-idol, hanggang dito na lang dahil ako ay mag-aalmusal. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo. Baunin natin ang maganda nating mga ngiti para sa ating mga nakakasalubong at nakakasalamuha. Ayan, ay paalam na ako na paalam. Meron pa pala akong kwento. Yung isang araw na inis din ako sa trabaho ko, sabi ko, 20 minutes kong inaayos yung printer. So, print ako ng print, hindi na print, inaayos. So, 20 minutes na hindi makapag-print. Pagbukas ko, eh syempre, walang palang ink, walang toner. Kaya, sabi ko, bakit ako walang toner? Ikahapon nandito. So, bumaba ako, manghihiram sa kasama ko. Eh, pagbukas ng elevator, hindi pa pala nakaakyat isa akong kasama. Bit-bit yung toner. Sabi ko, what's that? Sabi ko, ganun, ay slapan. Oh, I forgot to tell you, I borrowed your toner. Sabi niya ganun, hiniram daw niya yung toner ko. Kinuha yung toner ko sa printer. Ayan. Nagnakaw ang aking kaibigan. Nagnakaw ang kasamahan ko na toner at dinala sa ibang floor. Ayan. Sa inis ko, parang iniisip ko pagtulog. Diyos ko, nainis ako. 20 minutes ko inaayos yung printer. Yung pala, may nagnakaw ng toner. Ayan, mga ka-idol, magkita-kita tayo bukas. Hanggang dito na lang. Alam ko marami kayong mga iniisip, pero ipagdasal ko natin yan. Ayan, kayang-kaya yan, mga ka-idol.